Jeremias. Ang mensahe tungkol sa Moab. Ika-48 kabanata. Ito ang sinabi ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, tungkol sa Moab. Nakakaawa ang Nebo dahil wawasakin ito. Mapapahiya at bibihagin ang Kiryataim at matitibag ang mga muog nito. Hindi na papupurihan ang Moab. Ang mga kaaway sa Heshbon ay nagbabalak na wasakin ang Moab. At ikaw naman, Madmen, ay sasalakayin ng mga kaaway at magiging mapanglaw. Pakinggan niyo ang sigawan sa Horonaim, dahil sa matinding digmaan at kapahamakan. Mawawasak ang Moab at mag-iiyakan ang mga bata. Ang mga mamamayan ng Moab ay mag-iiyakan ng malakas habang paakyat sila sa luhit at pababa sa Honoraim. Mag-iiyakan sila dahil sa kapahamakan. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Tumakas kayo papuntang Ilang. Mga taga Moab, nagtitiwala kayo sa kakayahan at kayamanan ninyo. Kaya bibihagin kayo pati ang Diyos-Diyosan ninyong si Kemosh at ang mga pari at mga pinuno nito. Darating ang manlilipol sa bawat bayan at walang bayan na makakaligtas. Mawawasak ang mga bayan sa lambak at talampas. Mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoon, may pakpak sana ang Moab para makalipad siya papalayo. Dahil wala ng kabuluhan ang mga bayan nito, at wala ng maninirahan dito. Sumpain ang taong pabaya sa paggawa ng gawain ng Panginoon laban sa Moab. Sumpain ang taong hindi papatay sa mga taga-Moab. Tahimik ang pamumuhay ng Moab mula pa noon. Hindi pa ito nakaranas ng pagkabihag. Parang alak ito na hindi nagagalaw o naisasalin man sa isang sisidlan. Kaya ang lasa at amoy nito'y hindi nagbabago. Pero darating ang araw na isusugo ko ang mga kaaway para ibuhos ang Moab mula sa kanyang lalagyan at pagkatapos ay babasagin ang lalagyan nito. At ikakahiya ng mga taga-Moab ang Diyos-Diyosan nilang si Kemosh, gaya ng nangyari sa Bethel, nang ikahiya ng mga Israelita ang Diyos-Diyosan nila. Ipinagmamalaki ng mga taga-Moab na matatapang ang sundalo nila sa pakikipaglaban. Pero mawawasak ang Moab at ang mga bayan nito. Papatayin ang kanilang matatapang na kabataan. Ako ang Panginoon na Haring Makapangyarihan ang nagsasabi nito. Malapit na ang kapahamakan ng Moab. Umiyak kayo, kayong lahat na kakampi ng Moab. Sabihin niyo, wala na ang Moab. Nabali na ang tungkod niya, ang tungkod na sa gisag ng kapangyarihan at katanyagan niya. Kayong mga taga Dibon, magpakumbaba kayo at maupo sa lupa, dahil ang nagwasak sa Moab ay sasalakay din sa inyo at gigibain ang mga lungsod niyo na napapalibutan ng mga pader. Kayong mga nasa Aroer, tumayo kayo sa tabi ng daan at magbantay. Magtanong kayo sa mga nakatakas kung ano ang nangyari. Sasagot sila, nawasak at napahiya ang Moab. Humiyaw kayo at umiyak. Isigaw nyo sa Arnon na nawasak ang Moab. Parurusahan din ang mga bayan sa talampas, ang Holon, Jaza, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, at Bozra. Darating na ang parusa sa lahat ng bayan ng Moab, sa malayo at malapit. Wala ng kapangyarihan ng Moab at mahina na ito ngayon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Lasingin niyo ang Moab dahil naghimagsik siya sa akin. Gugulong siya sa sariling suka at magiging katawa-tawa. Kayong mga taga-Moab, hindi ba't kinutsa ninyo ang Israel? Bakit? Nahuli ba siyang nagnakaw? Bakit iiling-iling pa kayo sa pagkutsa nyo sa kanya? Umalis na kayo sa bayan nyo at tumira
sa mababatong lugar na parang mga kalapating nagpupugad sa mga bitak ng matatarik at mababatong lugar. Napakayabang ninyo. Narinig ko kung gaano kayo kayabang at kapalalo. Ako ang Panginoon, nalalaman ko kung gaano kayo kayabang. Pero iyan ay walang kabuluhan. Kaya iiyak ako para sa mga taga Moab at mga taga Kir Hareset. Iiyak din ako para sa mga taga Sibna nang higit kaysa sa pag-iyak ko sa mga taga Jazer. Sibma, para kang halamang ubas na ang mga sanga ay umabot sa kabila ng dagat na patay hanggang sa Jazer. Pero ngayon, inubos ng mga maninira ang bunga mo. Wala nang maririnig na kasayahan at katuwaan sa mga bukid at mga ubasan sa lupain ng Moab. Hindi na umaagos ang katas ng ubas sa mga pisaan. Wala nang mga pumipisa ng ubas na sumisigaw sa tuwa. May mga sumisigaw nga, pero hindi na sigaw ng tuwa. Ang iyakan ng mga taga Heshbon ay naririnig hanggang sa Eleale at Jahaz. Ang iyakan ng mga taga Zoar ay naririnig hanggang sa Horonaim at sa Eglat Shelishiya. Sapagkat kahit ang batis ng Nimrim ay tuyo na, patitigilin ko sa Moab ang mga naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar at nagsusunog ng insenso sa mga diyos-diyosa nila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, kaya umiiyak ang aking puso para sa Moab at sa mga taga Kir Hareset, gaya ng malungkot na tugtog ng plauta sa patay. Wala na ang mga kayamanang nakamit nila. Ang bawat isa'y nagpahayag ng kalungkutan nila sa pamamagitan ng pagpapakalbo, pag-aahit, pagsugat sa mga kamay nila at pagsusuot ng damit na pangluksa. Nag-iiyakan ang mga tao sa mga bahay nila at sa mga plaza dahil winasak ko ang Moab na parang banga na binasag at wala nang pumapansin. Gayon na lamang ang pagkawasak ng Moab. Pakinggan niyo ang iyakan ng mga mamamayan. Nakakahiya ang Moab. Kinukutya at kinamumuhian ito ng mga bansa sa palibot nito. Sinabi pa ng Panginoon, tingnan niyo, ang kaaway ng Moab ay parang agila na lumilipad para dagitin ito. Sasakupin ang mga lungsod at ang mga kampo ng Moab. Sa mga araw na iyon, matatakot ang mga sundalo ng Moab, katulad ng isang babaeng malapit ng manganak. Mawawasak ang Moab dahil sa paghihimagsik niya sa Panginoon. Ang sasapitin ng mga taga Moab ay takot, hukay, at bitag. Ang sinumang tatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay. At ang sinumang makakaligtas sa hukay ay mahuhuli sa bitag. Dahil talagang parurusahan ko ang Moab sa takdang panahon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang mga kawawang nakatakas ay nais magtago sa Heshbon. Pero ang Heshbon na pinagharian ni Haring Sihon ay nagliliyab sa apoy at nilamon pati ang mga kabundukan na pinagtataguan ng mga taga Moab na ang gusto ay digmaan. Hala, tapos na kayo. Kayong mga taga Moab, kayong mga sumasamba sa Diyos-Diyosang si Kemosh, ay bibihagin ang inyong mga anak. Pero darating ang araw na ibabalik ko ang mabuting kalagayan ng Moab. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito ang mensahe tungkol sa Moab.